Magandang araw po ulit, mga kaibigan. Narito po muli ang inyong lingkod sa mga espagularyo. And kanina, mga kaibigan, ako po ay nag-i-scan ng mga videos and posts sa social media, sa YouTube, sa mga news websites, sa internet. And nakatawag pansin ulit sa akin ang ilang mga videos na may mga social experiment and mga video ng pagtulong sa kapwa-tao. Well, isa sa mga napanood ko kanina ay yung tungkol sa mga videos ng kilala to, paulit-ulit na rin pinapanood at sinusubaybayan ko yung video ng isang judge na to. Etong si Judge Caprio ay isang judge somewhere in US, I think, if I'm not mistaken, it's in Mississippi. Parang ganun. Basta somewhere in US. Isa siyang judge and a pastor. Yeah. Then may mga video siya na talagang yung mga kinuha niya talaga, yung parang those peoples who were charged by something like illegal parking, mga ganun. Kasi doon kasi sa US, konting problema lang sa court kataagad re-reklamo. Wala doon yung mga barangay doon pag-usahan. Hindi, sa korte kaagad. Pero mga small claims lang. Tatawagin ka lang doon, kakausapin ka, mga ganun. Then, hahato lang kaagad kung magkano yung fines mo, mga ganun. So, itong si Judge Caprio, napaka very considerate, napaka bait. And, sa kanya mga pakikipag-usap sa mga taong dinudulog sa kanyang sala, he is more like a grandfather than a judge. Yeah, it is true. He is more like a grandfather than a judge. So, panoorin niyo yung mga video niya, talagang napakaganda. And of course, dahil ito ay foreigner, meron din naman tayo dito sa Pilipinas eh. Though, he is not a judge, but he is a policeman. He's a policeman. Siguro, hindi lingit sa inyo yung mga ginagawa ni Colonel Bosita. Yan, si Colonel Bosita. Saludo ko sa iyo, idol. Sir, si Colonel Bosita po ay isang matuwid na police. Walang kinikilingan. At ang maganda sa kanya, very considerate siya. Hanggat maaari, pagsasabihan ka, pangangaralan ka, ipapatupad sa iyo yung batas, hindi kanya hulihin hanggat maaari. Napakakwan niya, napakaganda. At pag may reklamo sa kanya tungkol sa mga kabaro niyang pulis, ganun, pinupuntahan niya talaga yan, sinisita talaga. Colonel Bosita is always in a motorcycle roaming around Metro Manila. Yeah. So, itong mga ganitong tao, si Judge Caprio, si Colonel Bosita, mga Philippine National Police dito sa Pilipinas, sila yung mga taong dapat na pinagpapala. Yan, sila yung mga kuwaran. Napakabait, makatao, makadiyos, at straight sila. Hindi sila yung kabilang sa mga corrupt officials, no? Kaya hangang-hanga ako sa dalawang to. Also, mga kaibigan, nakatawag din ng pansin sa akin yung isang video, actually, old video na to eh. This was uploaded in November 14, 2012, featuring a New York Police District Officer, Lawrence De Primo. Yan, si Police Officer Lawrence De Primo. Saan, dun sa kwento ng video niya, actually, hindi niya alam eh, pero nag-viral siya dahil hindi niya alam na pinicturan siya ng isang netizen, tapos ini-upload sa Facebook, doon siya nag-viral. Ang sabi niya, doon sa interview sa kanya sa video, meron siyang nakita ng homeless. And then, winter yun eh, winter. So, maginaw. Tapos, maginaw and then,
Talagang napakalamig. Tapos yung isang homeless, nandun nakaupo, na nakasandal lang doon sa may nakasalampak sa semento. He has no shoes. He has no socks. He wear no socks. He wear no shoes. He has no slippers. So lumapit si Officer De Primo. Then, sinubukan niya, ayon sa kanya, sinubukan niya tanggalin yung boots niya, yung combat shoes niya. Tinanggalin niya pati medyas, tsaka niya inilapag, tsaka niya itinapak yung paa niya sa sahig. Then, that was the time na naramdaman niya kung gaano kahirap, gaano, yung lamig, gaano kalamig. So, kinausap niya yung matanda, kung anong size ng sapatos, gano'n. Pumunta siya muna dun sa ako kasi yung matanda nandun lang sa harap ng shoe store. Yan. So pinuntahan niya, pumasok siya sa loob ng shoe store, nagtanong kung magkano ng pair of boots and socks. Then tinanong siya kung anong size. So, lumabas ulit siya, tinanong niya kung anong size ng matanda. Then sabi niya, size 12. Pasok siya ulit, binayaran yung boots. Labas siya, sabi niya, I have a surprise for you. Wear these boots and let's go have some coffee. Yan. So tuwang-tuwa yung matanda. May nakakita sa kanya habang ginagawa niya yun, isang netizen, babae yun, nakalimutan ko lang pangalan, pinicturan, in-upload sa Facebook, then kasama na yung story, nung story behind that picture. Naging viral siya noong 2012. Yan. And then kanina nahagip ng aking medyo malabnaw ng paningin, yung kanyang video, pinanood ko ulit, and I was amazed na marami talagang mga taong mapagkawang gawa, may kababaang loob, madaling maawa. And tampok din sila dito sa ating mga videos na pinapanood ko kanina. Magmula kaninang umaga, nanonood na ako ng YouTube videos. More on mga scripted yung iba. It's a social experiment. Pero ewan ko, siguro mababaw lang ang luha ko. Maybe because medyo patanda na rin ako ng patanda, and sooner or later, maabot ko na rin yung edad na mga yun. And I really don't know what will happen to me pagdating ko ng ganung edad. Hindi natin alam, baka isa rin ako sa mga palaboy, isa rin ako sa mga natutulog sa kalsada pagdating ko ng mga ganung edad, yung hindi ko na kaya magtrabaho, something like that. Panoorin niyo yung channel na What Would You Do? Yung mga videos niya ang gaganda. Isang example ito. I regret na hindi ko yata na-share pala yung sounds eh. Pero sige, try lang natin panoorin. Kung walang sound eh, panoorin nyo na lang ulit yung video sa inyo, sa sarili ninyo. Total, makikita nyo naman yung address bar. So, sa-share natin yung video. Actually, binookmark ko yung mga yun eh. Binookmark ko yung mga video. So, panoorin natin. Okay, share screen, share, Google, share. Okay, so eto, nasan na ba yung mga cashier? Eto yung isa sa mga binookmark ko from, video from What Would You Know? Alam mo ba na naiyak ako dito sa, hindi naman naiyak, parang something na parang gusto kong maluha, something touched me deep inside. Grabe, advertisement pa. Loading. Skip ads, yan. What Would You Know? Ito yung point na scripted to. Social experiment, tinitingnan nila yung reaction ng mga nasa paligid. Etong matanda ay bibili sa grocery, tapos magbabayad siya ng mga coins, na as in penny talaga, cents. Tapos bibilangin niya, medyo matagal siya, and then ikukon siya ng cashier. Parang ibubuli siya or something like that. Very harsh yung cashier sa kanya. And then titingnan nila yung one, yung reaction ng mga tao. Yeah. At yung iba talaga makikipag-away pa eh.
Ito yung matanda. Kikita mo kung ano yung mga... kaya ito yung naging topic ko ngayon kasi gustong-gusto ko talaga yung mga... yung isipin na marami pa rin mga tao sa ngayon yung handang tumulong. May pakialam sa kapwa. Ayan na. Sa Mississippi. 12:33, magbibilang siya ng pennies. Eto, itong naka-stripe, isa pala siyang pastor mamaya. Sasabihin niya may isa pala siyang pastor at talagang ban. No, tapos yung isa, hindi lang dahil kulang pa yung pera, hindi rin nangimingkwan. Sabi niya, bakit mo ito binigyan ng pera? Nagalit siya. Sabi niya, kasi kailangan mo siyang binigyan. Sabi niya, keep your opinion to yourself. Tsaka sila nagalit pa talaga yung matandang babae. Di ba? Alam mo yun? Marami pa rin. Meron pa dito. Basta marami. Tapos, meron pa, hindi lang yan, ha. Tingnan natin yung iba. May mga kundin tayo. Marami rin tayong, marami pang iba. Ito naman, Pilipino naman. Dito sa Pilipinas, siyang Syrian national. Pumunta siya dito sa Pilipinas nung 18 years old siya to study. Yan, para dito siya mag-aral. Then ang kwento ng buhay niya is mayaman sila sa Syria. Pero no, but when the war broke out, nung nagkagyera, ayan, nawalan sila ng bahay, naging homeless sila, ganun. And then dito na siya naniraan sa Pilipinas, nagtayo siya ng business, yung YOLO. YOLO Milk Tea. Yan. Ngayon, marami siyang mga vlogs. Occasionally, pupunta siya sa lansangan. Minsan, namimigay ng pera sa grocery. Alam mo, babayaran na lang bigla yung bill mo sa grocery. Mga ganun. Basta, marami siyang buwan. Ito naman yung isang video niya. Naghanap siya ng buwan naman dito. Naghanap siya ng street vendor. Then, bibiling niya lahat yung paninda niya. Ito, yung channel nito is yung si Hungry Assyrian. Tingnan natin. Siya si Hungry Assyrian Wanderer. Yan. The Hungry Assyrian Wanderer. Ito siya. Ito yung kanyang channel. Actually, hindi pa ako nakasubscribe, so let's subscribe. And there. Skip ads para mapanood lang natin. Ayan, pang 114 video logs niya. Ito yung matanda. Si Mang Jesus yung napili niyang bilhan. Alam mo, dito sa part na to, binili niya lahat, tapos ang kinuha lang niya yung sigarilyo para itapon sa basurahan. Lahat yung binayaran niya, ibinigay din niya yung mga paninda.
Pero humanga siya dito sa matanda dahil yung matanda, dahil nabayaran niya yun, nagpaalam siya na pwede ko bang ipamigay ito sa mga ibang kasamahan ko, sa mga ibang tao. Diba? Tapos meron, pagkatapos niyang bumili dito sa matandang lalaki, meron ding nagtitinda ng pagkain na binili din niya, worth 100 plus lang naman or less than 200. Pinamigay din. Sabi nga niya, they can sell the goods for more profit. But because I paid for it, nagkusa silang ipamigay yung mga paninda nila dahil binayaran na yun. So, yun, nagkuhan siya, parang humahanga siya sa mga ganun. Sabi nga niya, this man is an honest man. Kasi sabi niya, he can just give me the price or the amount, but he want to count the items with me. Sabi niya. So, ayun. Ito, marami na rin siyang video na, ayun, mga pagtulong na random yung kanya. Minsan, pupunta sa isang lugar, maghahanap ng tutulungan. Minsan, nasa grocery siya. Lahat yung mga bibili doon na makita niya, babayaran niya yung grocery. This guy is spending thousands of pesos from his own pocket. His name is Basel. Ayan. His name is Basel. He's a Syrian national living at Las Piñas. At meron siyang business dito. Yung YOLO. Young K. Oscar Lima Oscar. YOLO Milk Tea. Ayan. Hindi ko lang mapan yung eksaktong address mo. Pero kwan, sinabi niya dito sa mga video niya yung address kung saan yung business niya. Alam niyo, itong mga ganitong taon dapat tinutulungan. Hindi kagaya nung iba dyan na tumutulong for some gains, di ba? May kilala ako dyan, talagang millions yung subscribers nila, millions ang viewers nila. Pinapakita rin nagbibigay sila ng malaking halagang pera sa mga tao. The problem is, gusto may kapalit yun eh. Though walang kapalit yun dun sa binigyan nila ng tulong. Pero ang kapalit nun sa kanila is, alam mo yung politics ba? So, they are actually doing those things for themselves, for their own profit. Anong profit nila? Fame and the politics, you know, positions, power. Yan. But there are guys out there na tumutulong nang walang kapalit. Actually, itong si Basel, nagkataon lang na wala siyang hoodie, nakalimutan daw niya eh. Pero karaniwan, halos lahat ng video niya, nakakuan siya, naka-hood, then naka-shades. Naka-hood siya, then naka-shades para hindi siya makilala. Ngayon lang na, kwan eh, na wala siyang, hindi siya naka-hood. Pero mostly, naka-hood siya. Yung isang video niya rin eh, kwan, sinurpresa niya yung trabahador niyang magbe-birthday, construction worker na nagtrabaho sa shop niya. Sinurprise niya, binilan niya ng bike na kwan, worth 25,000. Kinawagan niya yung kwan, binapunta sa bahay niya. Sabi niya, magpapatulong ako magbuhat ng freezer kasi may darating na freezer. Pero walang freezer na darating. Bumili lang siya ng bike. Sabi niya, pakiayos mo yung mga yun. No? Tinakpan ng tela yung kwan, yung bike. Yeah. Basta, humahanga lang ako. Sila yung mga taong hinahangaan ko. Hindi yung... Actually, sa mga politiko namimigay ng pera, ng tulong sa mga mahihirap, hindi ako masyadong bilib. Bakit? Kasi yung tinutulungan nila, kaya nila tinutulungan yun dahil umaasa sila na next election, ipoboto sila noon. Tama ako. Di ba? Kaya lang naman sila tumutulong dahil inaasahan nila ang kapalit nun, boto, at pag... advertise sa pangalan nila pagdating ng susunod na election. So, inaasahan nila ang kapalit ng tulong nila is power. Well, actually, hindi naman nila sariling pera tinutulong nila. Yung mga tinutulong nilang pera ay galing mismo sa pera ng bayan. O, halimbawa, si congressman, meron siyang CDF, Congressional Development Fund. Million-million yun. At yun ang itinutulong nila sa mga tao. Diba? Ang mga politiko, mayor, governor, may mga pondo yan na para sa pantulong sa tao. Actually, hindi dapat na pantulong sa tao yan. Pang dapat panggawa ng projects, mga ganito-ganon. Pero ginagawa nila, parang nangyayari ngayon, pinepersonal nila, bibigay ng tulong sa kapwa.
bibigay ng pera. Limbawa, namatayan ka. Namatayan kang ganun eh, magbibigay ng burial assistance. Assistance. It's burial assistance. Magbibigay ng burial assistance, ang tinulungan naman nila, ang alam nila, pera ni Mayor yung binigay. No, it's not. Galing yun sa gobyerno, hindi galing sa bulsa ni Mayor. But still, may mga politiko din naman na mabait talaga, ginagamit talaga yung sarili nilang pera. And believe me, yung mga politikong yun, sila yung nagbibigay ng hindi mo nalalaman. May kilala ako, isang politiko, he is a congressman actually. Isa siyang congressman, siya ang pinakamahirap na congressman. Ang pera lang niya sa bangko is 90,000. Yun lang ang naipon niya sa loob ng ilang taong panunungkulan niya. Wala siyang kotse. Yung bahay niya, barong-barong. Sa totoo lang, ha? Hindi ko lang matandaan kung siya ang congressman ng anak bayan o bayan o anak pawis. Nandun sa tatlong party list na yun. Imagine, milyones din ang pondo ng mga party list. Pero wala, hindi siya kumita doon. Inimbestigahan siya talaga. Yun lang talaga ari-arian niya. Bahay niya, hindi niya naipagawa. Yung dingding ng bahay niya, yung buho lang. Pawit, hindi pawit, buho. So, doon mo makikita yung mga talagang tumutulong. And imagine magkano ang sweldo ng congressman. Pero yung pera niya sa bangko, ganun lang. Wala siyang kotse, nagko-commute siya. Ni hindi nga makabili ng kotse na tig-tatlo isang dayan, 35,000 lang. Diba? Kaya naman niya, sa loob lang ng isang buwang sahod niya eh. Diba? Ang mga 90,000, meron eh. Diba? Pero, so, yun. Kanina nga kasi, medyo may mga napapanood akong mga video, even though it's scripted. Medyo nadadalangin yung lolo na medyo napapaiyak ako. Dahil nga dun sa nakikita ko, may mga tao pa rin talaga na handang tumulong, handang ipagtanggol ang kanilang. Kagaya nung isa talagang handang makipag-away kanina. Dun sa part naman ng What Would You Do? Dun sa part ng video nila na binubuli naman ngayon yung isang vineyard worker dahil pumunta siya sa bar para dun kumain. Then, very scripted yon, mga actors lang yon. Yung isa talaga makikipag-away eh, yung isang customer. Sabi niya, "You're disgusting, you know? Both of you are disgusting." Gumagano na siya, talagang nagigigil na yung lalaki kanina. Tingnan mo, labas na sila yung host para hindi na mag-aaway. Okay. Tapos ang first na video na panood ko kay Judge Caprio naman yung isang single mother na nagkaroon ng utang sa parking fee, mga charges sa kanya dahil ilang beses na siyang hindi nagbabayad ng parking fee, over parking na siya, mga ganun. Wala siyang pambayad. Single mother, iniwan lang na yung baby niya. So, nangyari ngayon, si Judge Caprio pang nagbigay ng pera sa kanya worth $60. Doon yung $60 na yun, malaki na yun. Sa panoorin niyo yung mga video yung sinasabi ko, yung mga ganong video ang may katuturan, hindi kagaya ng mga kalokohan na yun. Sorry kung magbabanggit ako ng mga may mga comedy kasi, may mga jokes kasi na bastos ang dating, pero yun ang tinatangkilik natin mga Pilipino, which is hindi naman dapat. Diba? Dapat ang mga pinapanood natin yung mga video nila Val Santos Matubang. Yan. Si Val Santos Matubang naman, isa siyang radio announcer, isa siyang radio personality. And halos araw-araw lumalakad yan. Ang ginagamit niyang pera sa pagtulong ay galing sa sarili niyang bulsa at galing sa donation ng mga listeners niya na nagdo-donate. Dahil araw-araw talaga lumalakad yan. Binabalikan niya yung mga tao sa mga indigent peoples. Alam mo, nagpapagawa yan ng bahay, mga bahay ng mga taong nangangailangan. Bibigyan niya ng mga groceries, mga ganun. Tapos hindi lang minsan, no, after na mabigyan niya ngayon, babalikan niya yun ulit. Pag nagkapera ulit siya, binabalikan niya.
Pero wag ka, yung motor niya, hindi pa niya nabayaran. Ha? Sarili niyang motor yon. Hulugan yun for 3 years. Kailan lang naghulog na naman siya ng 1,500. Pero hulugan ng motor niya. Tsaka kita mo, may luma na yung motor niya. At yun, Euro yung motor niya, hindi yung brand. Although, maganda rin naman ang brand na Euro. Imagine, ganun kasimple yung buhay ni Val Santos Matubang. Pero ang naitutulong niya sa mga tao ay... Nasa gilid kasi tayo ng highway. Yung naitutulong niya sa mga tao, eh, talagang daang libo ang halaga. Ganun. So, yun, pwede rin kayong mag-subscribe kay Val Santos Matubang. Val Santos Matubang. Yan yung pangalan ng channel niya. Then, kung manonood kayo ng mga ganung video, huwag niyo na lang i-skip yung mga ads. Kasi, kapag hindi nyo in-skip yung ads, yun yung counted para magkaroon sila ng kita sa YouTube na itutulong nila. Nung nakaraan, nakaraang araw lang yung first na, well, actually yung channel ni Ginong Val Santos Matubang is several years na. I think 2012 nung una siyang mag-upload ng video. Pero yung first nakita niya sa YouTube ay ngayong buwan lang niya natanggap. So ngayon lang siya nakatanggap. Worth 40,000 plus, 42, 43, mga ganun. I think, mga nasa ganun, 40,000 plus lang, wala pang 50,000 yung first na sahod niya. Then pinaliwanag niya, 60% ang gagamitin sa pantulong sa tao, 16%, yung 60% ang ibibigay niya doon sa mga pinupuntahan niya araw-araw. Yung 16%, this is 6%, yung una is 6 centa, 60. Yung another 16%, 1/6, ilalagay niya doon sa drawer niya sa station dahil may mga lumalapit din sa kanya doon para humingi ng tulong. And the remaining, yun yung gagastusin niya pang allowance, tsaka pang gasolina, mga ganun, kapag lumalakad siya araw-araw para magbigay ng tulong. So, maganda yun. Very organized, talagang nakaset aside yung para dito, para dito. At syempre naman, ako din, hindi ako maniniwala kung sasabihin niya lahat yung tutulong niya. Hindi naman ganun. And very clear naman sa kanya yung sinabi niya, pinaliwanag niya. Which is actually, hindi naman na niya dapat ipaliwanag yun dahil sarili niyang pera yun eh. Kita niya yun eh. Kaya kung gusto niyo rin naman tumulong in a simple way, eh, manood lang kayo ng video ni Ginong Val Santos Matubang. Manood kayo ng video ni... itong si Hungry Syrian Wonder. Ayan. Kasi sila yung mga nakakatulong. Eh, kay Rafi Tulpo, bayaan mo na marami ng mga subscribers yung nanonood. Tsaka, minsan di na rin ako nanonood ng mga video nila. Minsan nagiging bias na lang sila. Eh. Sariling opinion na lang nila. Tapos bias na yung mga decision minsan. So, ayan. Okay, hanggang sa muli mga kaibigan. Yun lang. Ano po ba nila sa topic? Sorry, may tinakbo po tayo. May dumating kasi. So, tinignan ko muna. Okay, so hanggang sa muli mga kaibigan, hanggang dito na lang po at sana sa susunod. Mag-subscribe po kayo pala, kalimutan ko. Subscribe and hit bell button. Sa mga susunod na issue natin, may mga surprise tayo, may mga babatikusin tayo, hindi karapat dapat sa ating lipunan. At yung iba naman, kapag ikaw ay gumagawa ng tama, papupurihan kita. Pero kung ikaw gumagawa ng kabalbalan, babatikusin kita. Tandaan mo yan. So, hanggang sa muli mga kaibigan, ito pong muli ang inyong lingkod, si Mang Eskolbularyo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga at nag-iiwan ng isang kasabihan.
anhin mong kabayo, hindi makakarating sa paroroonan. Hanggang sa muli.